Kumusta mga kapatid? Sa araw na ito ay malalaman niyo ang mga nagbabagang balita sa ating bansa. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga latest videos. Bumalag naman ang opisyal na Malacanang sa pag-angkin na naman ng China sa teritoryo ng Pilipinas na Julian Felipe Reef. Ay kay Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, non-negotiable ang karapatan ng Pilipinas sa lugar na bahagi ng ating exclusive economic zone. At ito ay naipanalo na sa arbitral ruling. Sinabi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi ibibigyan ng gobyerno ang Julian Felipe Reef na pinagkukumpulan ngayon na mahigit na 40 Chinese vessels na inaangkin ng China na sa kanila daw ang nasabing mga isla. Mariresolba mo na ang issue sa mapayapang paraan dahil magkaibigan naman ang China at Pilipinas. Una rito ay pinalis na ulit ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang Chinese vessels at lugar at nagay na rin sila ng diplomatic protest laban sa China. Nawagan ko po kay Pangulong Duterte, Sir, paki-account lang po, paki-sabi po dito kay Duque at saka dito kay Dominggo, paki-account lang saan po napunta yung milyong halaga ng remdesivir, yung mamahaling gamot na dinonate ng WHO sa Pilipinas. Mr. President, Sir Digong, Tatay Digong, paki-account din po kay Mr. Duque, sana po napunta yung 1 billion pesos halaga ng remdesivir na inirmark po ng DOH para sa mga pasyente na meron pong serious na symptoms ng COVID-19. Saan ospital po yun? Public ba o private? At sino po yung manaturuhan? Kapag hindi po nasagot yan ng dalawang yung alipores, Sir, pakisibak na po. Sana man lang ang sagot ni Dr. si Dominggo, sana man lang ang sagot niya, pag-aaralan natin yan. Masugid nating titingnan yan. Eh hindi ho eh. Anong ginawa? Binan! Kagad! Anong panong pagkaban? Pag pinrescribe mo, doktor ka, tatanggalan ka ng lisensya. Abay, napakasira naman ng ulo. Sandali lang. Sinuplak mo na kaagad, hindi mo man lang talaga aralin ng todo-todo. Oh, ang sinabi mo lang, oh, sa animal to. Oo, alam mo nating sa animal 'yan, pero ang point dito, ginagamit na nga ho ito dati. Ginagamit na ito para pang ano, sa madaling salita, parang pampurga daw, oh. 'Di ba? Keso mga ganyan-ganyan. Oh, hindi naman purga ng ano, ng mga bulat-bulati, ganyan. Ang akin lang, hindi ho tayo sa nagmamagaling, ha. Pero wag niyo naman usagutin kaagad na no. Hindi pwede 'yan. Hindi, wag ganoon. Hindi ho ba pwedeng pag-aralan muna? Pag-aralan natin. Ganun lang sana ho eh. Yun lang ho hinihingi natin. Pag-aralan naman po muna natin bago muna tayo magbigay ng kahit na anong opinion at ng FDA. Parang awa nyo na. Kaya lang, alam mo ito, akin, ito lang ang aking conclusion. Dire, ha, ang conclusion ko lang dito sa issue na ito. Talaga hong may babanggaing pharmaceutical na company ito eh. Isipin mo ha, ito ha, sa dami ng nagkaka-COVID, oh. Siyempre, totoo yung COVID, di ko sinasabing hindi totoo yan, ngunit malaki talaga ang kinikita ng mga iba't ibang pharmaceutical dahil dyan. Hindi ko naman sinasabing pineperahan nila yan ha, wala ako sinasabing ganon. Ang point lang natin, malaki ang mawawala sa mga pharmaceutical company pag mabilis na gumaling ang taong may COVID. Bakit? Alam nyo ba pag kayo nagka-COVID, ang dami nyong iniinom na gamot? Vitamin C, vitamin zinc, o vitamin C with zinc. O, alam nyo ba? O, eto, di ba o tayo, mamimigay ho tayo ng vitamin C with zinc. Nung, eto hindi ko na lang babanggitin ha, kasi baka mamaya mabatikos tayo dito eh. Pero, meron nung kumausap sa atin na isang kumpanya na ito, registrado ito, yung vitamin C na zinc, ang presyo lang 1/10. Okay? 1/10 of the real price in the market. Oh. Yung sa market, binebenta ng sobrang laki ang presyo. Pero ang talagang puhunan dito ay sobrang 1/10 lang. Ibig sabihin, sobrang baba lang.
ha? Tapos, mantakin mo ha, na out of stock yung vitamin C with zinc because of this COVID. Kahit na sobrang mahal, ang patong is times 10. Oh. So, mantakin mo yun, isipin mo yun ha. So, kung mawawala yung ganung kalaking pera sa mga pharmaceutical, aba, talaga hong magdududa ang taong bayan bakit hindi pinapayagan tong ivermectin na ito, which is 35 pesos, sis! Para madami, 35 pesos, sis! Ha? Isang inom, 7 araw! So every 7 days ka iinom nito. Oh. Isipin mo yun ha, ang laki! Sobrang laki nang mawawala sa mga malalaking pharmaceutical. So naturalmente merong mga tatamaan pag ito ay naibenta o pinayagan sa merkado. So ibig sabihin po noon, aba, merong hindi kikita. Merong hindi kikita. Ang tanong, sino? Yun lang ho. Diba? Yun lang ang sa akin eh. Hindi ko maintindihan ano, bakit to eh hindi ito pinapayagan ng FDA. Baka pwedeng kahit man lang pag-aralan. Yun lang eh sa akin eh, pag-aralan. Ngayon kung talagang napag-aralan, then have a clinical test, lahat-lahat. Tapos sabihin niyo ay hindi talaga nakakaano ito eh, nakakagamot eh. Oh, yun, okay pa, sige, di wala tayong magagawa. Pinag-aralan ninyo eh. Pero yung sasabihin mo kagad na, eh, hindi pwede ito. Medyo nakakaduda kagad. Kasi pangalawa na ito eh. Isipin nyo. Noong una, itong pabunan. Which is yung pabunan, yung mga component doon, kasi nung medyo inaral ko ito, nung in-explain nung mismong tagapabunan, eh, lahat yung mga component na naandoon, eh, allowed sa market. Nung pinagsama-sama na, biglang hindi na allowed. Biglang pinigil na. Oh, anong meron? Bakit biglang pinigil? Ah, eh, nung una, allowed naman yung mga iba't iba, basta paghiwalay-hiwalay, nung pinagsama na, biglang hindi na allowed. Oh. Diba ho? Actually, ang dami na ho. Alam nyo ba, ang dami ng gamot na lumalabas. Ano ba yung isa? Yung isa pa. Nakalimutan ko na. May isa pa, yung galing sa Japan. Tapos, meron pa yung isa pa na galing naman sa China. Oh. Actually, yung isang, yung Luan, yun, inalaw na yun eh. Okay? Hindi ko alam kung paano inalaw yun. Pero, nagmahal din ng presyo nun. Oh. Ngayon, itong iba't iba pang mga gamot na mas mababa, abay, bakit ito binablock na ho kaagad? At dyan na nga nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Kaya mga kapatid, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.